Hello, magandang umaga mga kapatid. Si DJ Pulit ito, nagbabalik para sa isa ulit na video. Ngayon sa video na to, may isa-share lang ako. May na-discover ako sa BGC. Tatawagin natin itong Hidden Trail. So hopefully na-enjoy nyo ang inyong long weekend. So ako, long weekend, ibig sabihin meron pa akong extra day or extra na morning para makapag-ride. So, habang binabaybay ko yung kahabaan ng 38th Street sa BGC, may na-discover ako na trail. Unexpectedly, nasa gilid lang siya ng kalsada. So, ang tanong natin ngayon, paano ba makapunta dito sa trail na to? Pwede ba siyang i-consider as proper mountain biking trail? At sino bang gumawa nitong trail na to? So itong trail na to, makikita nyo siya sa tabi ng British School. So British School Manila. So makikita nyo doon merong pinagtataniman ng mga puno. At pag nilakad nyo siya, meron siyang rampa na makikita nyo hindi siya aksidente na rampa. Parang talagang sinadya siya para ipapasok sa loob ng trail. So makikita nyo siya kagad pag lumiko kayo doon. Approximately itong trail na to nasa 300 meters siya mula dun sa British School Manila hanggang sa may dulo ng STI. According to Google, nasa 350 siya. So minus yung part na naputol na yung trail, approximately 300 meters yung haba nitong trail na to. Unang napansin ko dito sa trail na to, hindi siya natural trail. So man-made siya. So yung single track dito, sinadyang may nilagay na rampa para sa pagdaan ng bike. Supposedly, gagamitin siya kung gusto mong magpa-jump. Meron ding intentional na rocks and roots na nilagay dun sa may single track. So yung mga usual na bagay na makikita natin sa mountain biking trail, nandito sa trail na to. Kung sino man ang gumawa ng trail na to, nagpapasalamat ako sa kanya kasi at least meron akong pupuntahan kung gusto kong mag-trail. Sa sobrang unexpected, wala akong dalang tripod. Nakakita ako ng bote. So, yun yung pinagsandalan ko ng cellphone ko para makafag-video ko ngayon. At meron pa dito, nalaglag yung cellphone ko sa puno. Kasi sobrang unexpected nga, wala akong kahit anong dalang equipment. Sinabit ko lang sa sanga. So, nalaglag yung cellphone ko habang nagre-record ako. So, next time, kung babalik man ako dito, for sure, magdadala na ako ng tripod. So, itong trail na to, pwede na ba itong i-consider as mountain biking trail? Ang sagot, depende. Kung ikaw, professional mountain biker, gusto mo extreme, hindi to para sa'yo, kapatid. Pero kung kagaya naman kita, na bagot na sa kalsada kasi sarado ang Heroes Trail, sarado din ang Army Trail, tingin ko pwede na. Considering na more or less 300 meters lang siya, kailangan mo lang talaga magpabalik-balik para masulit. So that's it for this video mga kapatid. I hope you find it informative, if not, at least entertaining man lang sana. At consider subscribing and liking this video, and pwede mo na rin i-share sa mga kakilala mo na sabik na talaga mag-trail. Hanggang sa susunod na upload, maraming salamat. Ingat sa pag-ride.